paalala ngayong pagbabalik eskwela. Una, handa ka na ba? Pangalawa, hanapin mo ang iyong class schedule. Idikit mo ito sa inyong dingding para mas mabilis ang iyong pag-alala sa mga susunod mong gagawin. Pangatlo, basahin mo ang weekly home learning plan. Ang weekly home learning plan, dito nakasaad ang mga gagawin, ang mga competencies, ang mga dapat mong matutunan sa isang asignatura. Dito nakatala ang mga activities na maaari mong gawin sa buong isang linggo. Huwag mahiyang magtanong kung may hindi naiintindihan. Kapag nag-umpisa ka na, basahin mabuti ang modules. Sikapin mong isulat ang mahalagang bagay ukol sa iyong pagkatuto. Lagi mong tandaan, wala mang nag-guide sa iyong guro. Kailangan mong pagtutunan, kailangan mong pag-aralan upang ikaw ay mas higit na marami pang malaman. Sa pagsagot mo ng mga LAS or learning activity sheet, huwag kang magmadali sapagkat ang mas natututo ay ang mga nagbabasa palagi. Be systematic. Kailangan mo rin ng time management. Huwag kang magmadali, huwag ka rin namang magpakampante. Kailangan may tamang oras sa pagsagot, sa pagbabasa, at syempre, higit sa lahat, ikaw ay magpapahinga. Take time to rest para mayroon kang panibagong lakas upang makisabak at magbasa sa iyong mga modules. Lagi mong tandaan, hindi masamang magpahinga. Magpahinga sandali upang mas matuto at mas maging kawili-wili ang iyong mga gagawin sa mga susunod na panahon. At kung tapos ka na sa iyong module, binabati kita. Isang masayang pagsasagot at nawa ay hindi mo alintana ang iyong pagkapagod. Lagi mong tandaan, ito ay para sa iyong edukasyon. At kung natapos mo ang lahat ng iyong sasagutan, ilagay mo ito sa folder at i-separate mo ang bawat subject. Tandaan, maging masinop, maging systematic. Huwag magpapaka-stress.